What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng voltmeter dito sa mga motor natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. At tanggalin na nga po natin yung pairings dito sa taas. So dito natin siya ilalagay sa may pinaglalagyan ng side mirror dito sa right side. At ito nga po yung binili nating voltmeter dito sa Kamagay. So 150 pesos ko lang po ito nabili at ang brand niya nga po ay Rizoma. So baka naman Rizoma, no? At ito nga po yung bahay niya. At buksan lang po natin ito para malagay natin yung voltmeter dito. So ipasok nyo lang po yung wire dyan, tapos ilagay na natin yung voltmeter dyan, tapos takpan na natin siya gamit itong sa casing niya. So dito nga po natin siya ilalagay mga sir. So i-bendyo lang po yan at kung gusto nyo pong ilagay yan sa left side, pwede naman po mga sir. At dito nga po lagay na natin yung side mirror natin. So dahan-dahan lang po kayo mga sir kasi medyo maselan yung roof cast nito dito sa side mirror. Baka bumilog po yan. At yung motor nga po na ininstallan natin dito ay Yamaha Sniper MXI 135. So motor nga po ito ng mekaniko natin na si Japs de Guzman ng RS Kamagay Motor Shop. So pwede po kayong bumisita dito sa RS Kamagay. So tapat lang po ito ng Adesa dito sa Paniki, Tarlac. So yan, balatan na rin natin itong wire dito, yung kulay pula, yung positive. Tapos iko-connecta po natin siya dito sa may accessories wire. So ito po yung kulay brown. So kung iba naman po yung motor ninyo at ibang kulay yan, hanapin nyo lang po yung accessory wire. At dito nga mga sir, binalatan lang natin ng maikli yan para pagka gusto nating tanggalin, hindi masyado malaki yung nasugatan natin dito sa wire na to. So lagyan na rin natin siya ng electrical tape para sa safety na rin ng motor natin. At pagkatapos nga yan mga sir, hanapin nyo lang yung kulay black na wire dito sa mga motor ninyo. So kulay black po yan at yan po yung negative or yung ground. So dito naglagay na rin tayo ng extrang wire para mahaba po siya kasi maliit lang yung wire ng voltmeter. So mag-extension na lang po tayo rito mga sir. So ayan, balatan lang natin tapos i-connecta na po natin yan dito sa may kulay black na wire. So ayan, pagka naikot nyo na po, putulin natin yung excess wire para masyadong maikli lang. Tapos balutan na rin natin ng electrical tape. So yan, pwede na nga po natin siyang testingin kung gumagana. At ayan, pagka open nga natin ng susian, ayan, gumagana naman yung motor. Tapos pagka nire-rev natin, nakikita natin kung nadadagdagan ba yung voltahe kapag ka nire-rev natin. So ibig sabihin, nag-charge po yung sa motor natin. At maganda rin po yung may voltmeter para na mamonitor po natin kung okay pa yung baterya natin, lalong-lalo na kung may mga MDL po tayo tapos naka-loud horn tayo mga sir. So tulad nyan, nag-re-rev tayo tapos nagbubusina tayo rito, nakikita natin kung ilang volt tayo yung nababawas. So kapag ka may abnormal dito sa baterya natin, madali lang natin matitrace. So yan, okay na nga po siya mga sir. At dito na nga po magtatapos yung video tutorial natin kung paano magkabit or mag-install ng voltmeter dito sa mga motor natin. At syempre, huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching!